sanhi natin ang lagay ngayon ni Tatay Victor. Kasama si Mobile Journal, Yeddha Pascual. Aba, Yeddha, ang dami palang sakit Tatay Victor, no? Itong lagay niya, kamusta naman? Actually, marami talaga siyang komplikasyon na. Sabi niya nga na stroke siya, 2014. Oo. Ayan, tuloy-tuloy yung kanyang therapy. Diabetic siya, may hypertension siya. So marami siyang iniinom na gamot. Tapos nadagdagan pa nga ngayong taon nung naoperahan siya ng breast cancer. Sa ngayon, sabi niya sa akin, ay okay naman, nagpapahinga naman na siya kahit paano nakakapagbawi-bawi na. Kasi unlike last year, talagang nangayayat siya. Ngayon kasi, Papstray, ayun nga, nabanggit natin, nagretiro na siya bilang security guard. Kaya nasa bahay na lang siya at nagpapahinga. Nasa lahi ba ni Tatay Victor itong pagkakaroon ng cancer? Yes, Pops Jay. Ayan. Nasa lahi daw nila, kwento niya sa akin, yung brother niya is meron ding cancer. Oo. Yung pinsan niya, namatay din sa cancer. Pero sabi niya sa akin, siya lang daw sa pamilya nila yung may breast cancer. Pero kahit na, Pops Jay, ang sabi kasi ni Doc, ang breast cancer kasi, either nasa genes, nasa lahi, at nasa lifestyle nga, environmental factor. Bakit parang mas madalas mabiktima ng cancer yung common ito sa mga kababaihan, ano? Yes, may paliwanag ba ang mga doktor diyan? Papsi, number one 'yan sa kababaihan talaga yung breast cancer. Pero ang paliwanag sa atin ni Doc, lahat kasi ng tao is may breast tissue. Okay. So ibig sabihin, mapababae, mapalalaki, mayroong breast tissue. Ang kaya lang sa mga lalaki, maliit lang daw siya. So parang sabi niya nga ni Doc is wala siyang purpose. So kumbaga para lang siyang kuntil. Pero kahit na maliit lang siya, pwede pa rin. Yes, at doon pa rin nagkakos yung breast cancer. Yung history ng pagkakaroon ng cancer, meron talaga sa pamilya ni Tatay Victor, no? Yes. Paano malalaman ng isang individual na safe siya rito? Halimbawa, Papsi, ito kasi sa mga babae, ayan, ang number one talaga dyan is kung pag may nasasalat ka, nasasalat ka ng bukol dyan sa parte ng dibdib, mababae yan o lalaki, Papsi. Okay. Pero ang sabi kasi sa akin ni Doc, Papsi, sa mga lalaki, is hindi siya common na ipamamogram, ultrasound, kasi nga very rare. Late na ba lumalabas kapag lalaki? Yes, talagang may makakapa ka lang. Kahit sa babae, Papsi, manonotice lang kapag may nakapa sila or kapag ka nasa lahi talaga. Yung paliwanag ng mga doktor, karaniwan ito sa mga babae, no? Yes, talaga number one. Yung maliban sa maraming gamit, yung sa pambabae, sa lalaki, bakit lumalabas ito? Ayun, Papsi, ayun pa rin yung sabi ni Doc. Very rare nga siya, kaya hindi talaga ma-pinpoint kung ano. Pero factor nga yung genes at environmental. Kapag ka-expose tayo sa mga harsh chemicals, sa ninigarilyo, may bisyo. So ayan, isa yan sa mga cause nga ng pagkakaroon ng breast cancer. At yung pagdating naman sa treatment, Papsi, same lang. So tinatanggal yung bukol and then mag-a-undergo ng mga chemotherapy and then maintenance. May nasabi ba si Tatay Victor na, kasi yung iba paliwanag, parang pagka madalas na nababangga or alam mo yon, nagkakaroon siya ng bukol, nagkakaroon ng pasa at nagkakaroon na ng minsan lumalabas na cancer yung dahilan. Parang biglaan, Papsi, totoo ba yon? May katotohanan ba yan pagka madalas na tamaan halimbawa? Posible, Paps J, posible. Pero kasi nga, yun nga, Paps J, wala kasing malinaw talaga na pag-aaral. Oo. Pero maaaring yan, yung trauma, ayan, maaari yung maging dahilan din ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit tulad ng cancer. Ayun, magpapakimotherapy na si Tatay Victor. At syempre, yung gastusin kanilang inaabatan, no? Magkano ba ang nakikita nating gastos dito? Sa ngayon, Papsi, wala pa tayong ideya si Tatay din kung magkano yung aabutin ng chemotherapy niya. Kasi kaka-opera lang sa kanya, Papsi, itong August 6. Then nag-undergo siya ng mga lab test. At iniintay pa yung result kasi dun palang malalaman kung anong klaseng chemotherapy yung gagawin sa kanya. Pero alam naman natin, Papsi, kasi hindi talaga biro yung bayad dyan. Upper cycle yan. So posibleng umabot diba ng 100,000 pa rin sa isang taon. Kaya nananawagan siya, Papsi, ng tulong dahil bukod sa wala siyang trabaho, wala siyang anak, yung kanyang misis ay naglalabandera. Kaya ang sabi niya nga talagang nangangailangan siya ng tulong para sa kanyang gamutan. At maliban sa mismong therapy, kinakailangan pa ng maraming check-up, di ba? Yes, maraming check-up. At Papsi, dagdag pa natin, di ba, marami siyang sakit. Iba-ibang maintenance. So talagang madugo yung gastusin. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal, Yeddha Pascual.